Hello mga ka-G, welcome ulit sa ating YouTube channel. Bali, ang gagawin natin ngayon, ang tutorial natin gagawin ay yung pinangako ko sa inyo sa nung nakaraang video natin na yung paghahanap ng AC wire at saka 1-2-3 speed wires at saka sa capacitor wires. So ngayon ang ating ituturo sa inyo mga yon mga ka-J kung paano hahanapin yung AC wires at saka sa capacitor wires at saka speed wires, yung 1-2-3 speed wires. Okay? Sa nakikita nyo, mayroon tayong electric motor dito sa isang electric fan. Okay? At mayroong 6 na wires. Ayan, itim, blue, red, puti, yellow, at saka brown. So, hahanapin natin ang unang-una ang sa AC wires. AC wires. Yung paghahanap natin mga ka-J, ganito lang. Hahanapin natin dito sa 6 ang nag-connect silang dalawa. Ibig sabihin, nag-short silang dalawa. Connected silang dalawa. Okay, ang gagawin natin ay ating isit ang ating tester sa buzzer mode. Okay. Hanapin natin dito yung tumunog na wires na dalawa. Okay, halimbawa ito. Itim at saka puti. Ayun. Na tsambahan natin. Okay? Itim at saka yung puti. Ang iba walang tunog. So ibig sabihin hindi sila kadugsong, ano? Kadugsong sila pero may windings, may ohms. Kaya hindi tumunog. Yung directly connected mga ka-J, yun ang tumunog. Ayun. Ibig sabihin, dumikit silang dalawa, ganun. Ganun. Okay, ang isang wire na itong dalawa ay itabi na natin. Tanggalin na lang natin to. Okay? So, ayan. Itim at saka puti. Oh, halimbawa, ito ang ating itabi na yung puti, itim. Yung isa. At itong isa naman, ang ating pang-pattern. Ngayon, nahanap na natin yung dalawang tumunog. Ibig sabihin dito mga ka-J, ang isa dito mga ka-J ay sa AC wires, yung sa 220. Kahit saan ditong dalawa, kahit saan dito, sa itim or puti, walang problema. So, ang ating gagamit, ang hahanapin naman natin ngayon ay yung sa capacitor. Okay? Bago sa lahat, guguhit muna tayo ng wires. Linya. Kumbaga sa wires. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Yung nahanap na natin mga ka-J, yung itong itim at saka itong connected na dalawa. Ito ang sa AC, yung isa, at itong isa, yan, sa AC. Yan. Itong isa mga ka-J, understood na ito ang isang paa ng capacitor. Capacitor yan. Sa capacitor. Ngayon, nahanap na natin yung isang paa ng capacitor. Ang hahanapin naman natin ngayon yung isang paa ng capacitor. Halimbawa, ayan. Capacitor yan. Okay? Ayan. So, paano yan hahanapin?
Ganito lang yan mga ka-J. Paalala lang mga ka-J. Ito ay para lamang sa mga baguhan, sa mga newbie technician. At disclaimer lang po. Kasi para lang sa mga baguhan ito. Nahanap na natin. Ito ang itim, ito ang puti. Ito na siya. So hanapin natin yung isang paanang kapasitor. Okay, ngayon ang paghahanap natin. Hahanapin natin dito sa apat na to, yung may pinakataas na reading. Okay? May pinakataas na reading. Bago sa lahat, ito. Maglagay tayo ng 1 2 3 4. Kung saan dito yung ang ikaapat mga ka-J, ito ang sa kapasitor. Okay? Kasi yung 1, 2, 3, ito ang speed wires. Yung ikaapat, ito ang sa kapasitor. Okay? Hahanapin natin ngayon yung pinakamataas na reading dito tayo sa kabila. Okay? Okay, hindi makita ka. Ayan. Pala makita mga ka-J. Ayan. Makita. Ayan, nakita na. Kung nakikita nyo mga ka-J, mayroon tayong number na nilagay kasi ito ang patalan para tatandaan natin na para hindi tayo malito sa ating ginagawa. Ang ikapat, ito ang sa kapasitor kasi yung tatlo, yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ito ay sa speed wires. Yan sa speed wires. So ngayon, ang ating gagawin, hahanapin natin ang pinakamataas na reading. Hahanapin natin ang pinakamataas na reading. Ngayon, ang tester is set natin sa 2 key kasi mas mataas yung nasa 300 to 400 to 700 yung ating pag reading mamaya. Ngayon, hahanapin natin ang yung pinakamataas na reading sa limang wires, sa apat na wires na ito kasi itong puti ay ito na ating na sa kapasitor na pa, isang pa. Okay? Pag hahanap yan, ito ang ating gagamitin. Ayan. Kahit saan dito mga ka-J, pula or puti, pula or itim, pwede kahit saan. So ngayon, ilalagay natin dyan kasi mag lista tayo kung ilan ang lumalabas. Yan, at nasa 288. Ayan. 288. Ay, dito. 288. Ayan, ang dilaw. Yellow. Yellow, para hindi tayo malito. Yan, ang isa naman. 351 ang blue. Ang pula 249. At itong brown ay nasa 550. Okay, 550. So ibig sabihin sa apat na wires dito ay ito ang pinakamataas, ibig sabihin ito ang susunod na paa ng ating kapasitor. Okay? So ibig sabihin halimbawa ito ang brown. Yan, ito na ang ating sa kapasitor. Okay? Isang paa ng kapasitor. Ngayon, nahanap na natin ang sa kapasitor. So, susunod, ang hahanapin natin yung 1, 2, 3 speed wires dito. Okay? So, base sa ating pag-reading kanina, may itala na mga kulay dito.
ito ay i-erase na natin to kasi nakuha na natin siya. So ngayon sa ating pag reading kanina, ang blue ay yung sa tatlong ito, sa tatlo ng dito, ang blue mo yung pinakamataas na reading. Pinakamataas na reading. So ibig sabihin siya ang number 1. Bakit number 1? Kasi mataas, mahinang umikot kasi mas marami ang kanyang windings. So dito natin siya ilalagay. 351. So sa susunod, ang yellow 288. So siya, ibig sabihin siya ang pangalawa, 288. So ang red, ayan, siya ang pinaka konting reading. Ibig sabihin siya ang number 3 kasi mas malakas siya kasi kukunti lang ang kanyang windings. Okay? 249. Okay. Ayan. So ngayon, madali lang. Ganun lang mga kaji yung paghahanap ng AC wires, capacitor wires, at saka 1 to 3 speed wires. Ngayon, para sa proof, ma-proof natin na tama talaga ang ating ginagawa, ipakita ko sa inyo kung tama ba yun. Ating i-assemble siya ngayon. Okay, i-post ko muna mga kajay. Ayan, nalagay na natin siya. Kailangan na lagyan natin ng padulas mga kajay kasi para masyadong maigi yung kanyang pag-iikot. Kagaya na lang, kagaya rin ng ano mga kaji, sasakyan, kailangan talaga ng oil yan para hindi masyadong, hindi madaling masira yung kanyang mga shafting, yung mga bearing, ganun. Uli ng pangpadulas, ano? Okay. Ayan. Okay. Lagyan na natin ng kahit isang dalawang ano lang, tornilyo para masubukan lang natin siya. Para hindi masyadong mahaba ang ating video mga kaji, ano? Ayan. Bago nyo pandarin mga kajay, subukan nyo muna akong paikutin kung kusang iikot siya. Ito mas medyo malambot siya, pero para manigurado tayo paano siya palambutin, pukpukin muna ng ganito. Ayan. Okay, ayan o. Oh. Umikit ang sandok ng kusa. Okay, ngayon ang ating gagawin ay ikakabit na natin yung capacitor natin. Hanap tayo ng capacitor, yung bago. Okay, ito ang capacitor mga kaji, bago pa ito. Nabili ko ito sa online. Yan, ang puti. Ayun o, puti. Puti at itim. Yan, ito ang puti. Tapos, ang hahanapin natin kahit sa dalawa, kahit saan dito mga kaji, sa AC o sa capacitor, walang problema kahit magkabaliktad. Base sa ating pag reading kanina, ang brown yung pinakama taas na 350. Ito, so ito ang sa capacitor. Kahit saan dito mga kasi magkabaliktad, okay lang yan, walang polarity yan. Okay. Okay, nakabit na natin yung sa capacitor niya. Ngayon, ang ating gagawin, subukan natin siyang pandarin. Ang ating gagawin, para makikita natin umikot siya, pero mayroon naman, oh, mayroon namang makikita naman, pero mas may talagang lagyan natin ng
tape. Okay. Ang gagawin natin, i-actual na lang natin siya. And ito na, nakakahanap na tayo ng wire. Yung extension niya, yung cord. Ngayon, ang ating gagawin, yung itim, yung kasalay ng connected ng puti. Ito ang isa ay para sa AC wire, yung sa 220, itong dalawa. Ayun. So sa isang wire dito natin siya ilalagay. So itong ginagawa ko mga ka-J, mga baguhan, mag-ingat kayo nito kasi napaka-sila nito mga ka-J. Pwede kayo magkakuryente nito pagka hindi kayo mag-iingat. Okay? Mas ano lang ang ginagawa ko. Hawakan ko lang yung tatlo. Ganyan. Hawakan ko lang itong tatlo para pag-test lang kung umiikot ba yung motor. Ngayon, para sa mga baguhan, huwag kayong magkumpiyansa. Ano? Kayong mag-ingat kayo kasi yung ginagawa kong ito ay napaka silan ito kasi pwede kayong magkakuryente nito. Ayan. Pahawakan yung tatlo. Ayan. Huwag nyong idikit. At yung sa 220 wires. Ayan. Ayan. Isaksak natin siya. Isaksak natin. Ayan. Hawakan niyo ito. Huwag niyong hawakan yan. Huwag niyong hawakan kasi live wire yan. Tapos, i-connect yun sa dalawa, sa tatlong ito. Ayan. Kita niyo, umikot. Ayan. Kabila, umikot din. Pangatlo, umikot din. So, tanggalin natin plug. So, ganun lang mga ka-J. At sana na naman mayroong naitulong sa inyo. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At i-hit niyo rin ang notification bell para ma-notify kayo pagka mayroon tayong bagong video. Ayun lang mga ka-J at magandang araw sa ating lahat.